Malaking inamin ang isang NBA personnel patungkol nga rito sa ating kababayan ilang araw bago itong naganap na NBA draft. Yan ay matapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Halos dalawang araw na nga ang nakalipas mga bolero simula nung naganap itong taunang NBA draft. E alam naman natin na maliban nga rito sa pagkuha ng San Antonio Spurs sa tinawag noon na alien na LeBron James na si Victor Wembanyama, e hanggang ngayon nalaman pa rin ang usap-usapan etong imbitasyong nakuha ni Kai para maglaro sa koponan ng Orlando Magic this summer league. Especially na ang balitang yan, e taliwas nga sa naunang sinabi noon ni Homer Saison sa kanyang panayam dito sa dating PBA commissioner. Let me ask you about other matters, Homer, before I let you go. What are you hearing around the league about Kai Sotto? Oh, okay. Commissioner, exclusive to her. I just got a text message today. Kai Sotto will get an invite to play in the summer league for the Dallas Mavericks. Wow, Dallas Mavericks! Kung saan dahil nga sa matinding ingay na nagawa ni Sotto 2 days ago, eh kahapon ay di na nga napigilan ng isang malaking sports company sa Amerika na mapag-usapan itong si Kabayan. And a player that went undrafted last year that I know a lot of our audience has been intrigued about, Kai Sotto, the Philippines' finest. He has signed with the Orlando Magic to play on their summer league team. He had been doing some workouts recently, worked out for the Jazz, the Mavericks, and I believe a couple other teams as well. Orlando has inked him to a summer league contract, so there had been some buzz that he could play summer league this year. That appears to be the case as the Vegas Summer League gets going in a couple of weeks on July 7th. Pero maliban dyan, eh ilang araw nga bago maganap itong taunang NBA draft, eh naging laman muna ng usap-usapan mga bolero itong kumalat na balita mula rito sa isang NBA personnel simula nga nung natanong siya regarding sa malaking dahilan kung bakit di raw na draft itong si Kai last year.